tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Kalug ka palang kasama eh. Lagi kang nagpapatawa. Oo naman. Eh, kasi kung lagi kang seryoso sa buhay, madali kang tatanda. Tulad ko, matanda na. Aba, bata ka pang tignan. Kung hindi mo nga lang iisipin, bastos ako eh. Zeny na lamang itatawag ko sa'yo dahil mukha kang bata. Bakit? Mukha nga ba akong bata? Oo. Ang totoo nga niyan eh. Hindi ako naniniwalang 45 ka na eh. Dahil ang tingin ko sa'yo, mga 30 anyos lamang. Naku! Nambola ka na naman. Oo, totoong sinasabi ko. Iba talagang mapera, no? Nabibili ang lahat, pati pampaganda. Ay, naku, Bentong. Kung dati ay mapera ako dahil sa pagpapadala sa akin ng anak ko, ngayon, broke na ako. Bakit naman? Madalang na kasing magpadala ang anak ko eh. Ay, kailan kaya babalik yung dating saya ng bahay na ito? Pwede ka namang maging masaya kung gugustuhin mo eh. Nasa iyo na halos ang lahat. May dupot bahay ka na naiwan ng asawa mo. Pensyonada ka pa dahil may anak ka na nagpapadala ng pera sa'yo. Mayroon ka pang ate na maya't maya nagpapadala rin sa'yo ng kung ano-ano. Ay, may pera nga ako. May lupa't bahay ako. Pero mag-isa naman ako. Paano ko sasaya? Ako? Hindi ba ako pwedeng makapagpasaya sa'yo? Ha? Zeny! Ha? Zeny, alis na muna ako para makapagpasada pa ako. Oh, magmerienda ka muna. Salamat. Umuwi ka naman yata. Sapo mo at napasyal ka. Mamayang hapon pa ang dating. Uy, siya nga pala. Napapansin ko laging dito si Bento. Ha? Anong ginagawa niya rito? Bakit siya napapadalas na nagpupunta rito sa inyo? To naman? Kung ano-anong iniisip. Madalas din kasi akong lumabas nitong mga nakarang araw. Dahil pinapa-check up sa akin ni ate, kung dumating na raw ang package eh. Eh si Bentong ang suki ko na tricycle, kaya madalas siya dito. Eh, bakit? Inihati ka lang dito. Bakit pa kayo nagkikwentuhan kung ganun? Oh, bakit? Masama bang magkipagkwentuhan ako sa kanya? Ano naman ang pinagkikwentuhan ninyo dalawa? Pati ba pagkukwentuhan namin eh? Aalamin mo pa. Mabuti pala si Bentong at nakakakwentuhan mo. Ikaw din naman ah. Yun nga lang, saglit ka lang kasi dito. Kaya hindi tayo nakakapagkwentuhan ng matagal. Eh kung pumayag ka na kasi, sa inaalog ko sa'yo eh, pareho naman tayong balo. At parehong may mga anak at apo na. Ano kaya kung magsama na tayo? Ha? Huwag kang mag-alala. Kung gusto mo ng kasal, pakakasalan kita. Arman, hanggang pagkikipagkaibigan lamang ang maibibigay ko sa'yo. Sana maintindihan mo ko. Ano? Nagtapat ka na kay Aling Zeny? Ibig mong sabihin, formal ka nang manliligaw sa kanya? Oo. Ew! Anong ew-ew ka dyan? Papatulan mo?
kahit matanda sa'yo ng ilang taon? Oo ba? Kung siya ba ang makakapagbigay ng ginhawa sa akin eh. Pero kuya, wala naman siyang trabaho ah. Maasa lang naman yun sa anak niya eh. Yun na nga eh. May anak siya na nasa ibang bansa na nagpapadala sa kanya. E paano kung hindi na magpadala yung anak niya, Aber? Lalaki ang anak ng matandang yun at nasa Amerika pa. At kahit hindi na magpadala ang anak niya, may buwan ng pension naman siya. Di magiging pensyonado rin ako. Hindi ka ba naalibadbaran sa sarili mo? 28 anyos ka pa lang, samantalang siya, 45 na. Pwede ba? Magluto ka na. Kanina pa ako nagugutom. Tanong ka ng tanong. Salamat naman. At pumunta ka kaagad dito. Sino nag-aalaga sa apo mo? Biyernes ngayon, kaya umuwi muna sa bahay nila. Tuwing Biyernes kasi, umuwi yun sa daddy at mami niya. At bumabalik lamang sa bahay ng hapon ng Linggo. Teka, may problema ka ba? Ha? Dapat ko bang sabihin kay Armand ang panliligaw sa akin ni Bento? Sene. Ha? Wala. Kun kasi, wala akong kausap. Alam mo naman, mag-isa lamang ako sa bahay. At nalulungkot ako. Wala akong kasama eh. Kung pumayag ka lang sana ng pakasal sa akin eh, dililipat kami dito ng apo ko. O kaya naman doon ka na sa bahay titira. Armand, ito na naman tayo eh. Sige ka, pag kukulitin mo ako ng kukulitin, ay hindi na kita papupuntahin dito sa bahay kahit na nalulungkot ako. Sige na. Hindi ko na yan babanggitin. Bakit nga kaya, no? Hindi nawawala ng problema ang tao. Ibig lamang sabihin niya na para lagi tayong umasa ng tulong sa pumay kapal. Dahil kung hindi natin mararanasan lahat dyan, hindi natin maiisip na kailangan natin ng pugmay kapal sa buhay natin. Babaeng ito. Ang isipin mo lamang napaka-simple ng problema mo kung ikukumpara mo sa iba. Marami pa naman dyan walang sariling lupa at bahay. Wala pa rin pera pero nagagawa pa rin magsaya. Ikaw yata halos kompleto na eh. Kahit nasa akin ang lahat ng yaman, kung wala naman akong pamilya, paano ko sasaya? Alam mo, nasusulat sa Biblia, hanapin mo ang kaligayahan mo sa ating Diyos na buhay. At ibibigay niya ang anumang hihilingin mo, kung anuman yan, basta't nasa puso mo. Naku, hayan ka na naman. Biblia na naman ang sinasabi mo. Makapasok na nga sa loob at nang makapaghanda na ako ng merienda nating dalawa. Pare, hindi kaya delikado yung gagawin natin? At bakit naman magiging delikado? Sa pili na nating papasukin ang bahay ni Aling Sene, paano kung makilala niya tayo? Paano tayong makikilala eh magsusunod naman tayo ng overall face mask na matalang nakalabas? Isa pa, nakakakungutin siya kasi ang bait ni Aling Sene sa atin eh. Hindi naman natin siya sasaktan eh. Tatakutin lamang natin siya. Ano ba kasi yung dahilan? Bakit kailangan loobon pa natin yung bahay niya? Ba't ba kasi? Ang dami mong tanong eh. Babayaran naman kita. Sabihin mo lang kung ayaw mo. Para hahanap na lang kung ng iba na ipagawa sa kanya. Una, papayag niya ako. Basta hindi natin sasaktan si Aling Sene. Para naman hindi ako masyadong makonsensya.
Ito ang hirap kung nag-iisa sa bahay. Pag may dumarating ang mga pagkakataong ganito, ay wala akong mautusan. Mabuti na lamang at laging umaalalay sa akin si Arman na kahit abala rin sa kanyang pang-araw-araw na gawain sa bukid at sa kanyang apo, ay hindi pa rin ako pinababayaan. Kung bakit kasi, sinumpong na naman ako ng sakit ko sa tiyan. Hindi bali. Kahit paano eh, naibsan ng sakit dahil doon sa ipinapahid sa akin ni Arman na cream. Ay, mahirap talagang walang kasama. Kung bakit kasi, lasing ko ang napangasawa ko. Itutuloy, maaga akong nabado. Matutulog na nga ako. May kumakatok sa pintuan ng ganitong oras? Teka. Hindi kaya ito yung pamangkin ni Arman? Teka nga, mabuksan na ang pinto. Sino kayo? Sino kami? Masama. Alugugin ninyo ang buong kabayan at kunin ninyo. Ano ang pwedeng mapakinabangan? Anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin? Ito ang ibig namin sabihin, huwag kang sisigaw kung ayaw mong mamatay. At huwag kang sisigaw. Kung hindi, ibabaon ko sa dibdib mo ang punyal nito. Punyal? Sige, halaguhin na ang buong kabayan. At kunin ang gustong kunin. Sige! Arman! Bakit? Ano bang nangyari? Bakit parang... bakit nagkalat ang loob ng bahay mo? Nilooban nila ako, Arman! Oo! At nilimas lahat ang mga alahas ko! Ano? Teka, sasamahan kita. Kailangan maipon na nito sa kinaukulaan. Tayo na! Mahirap talagang mag-isa. Kung sana ay... Si Bentong pala. Anong nangyari? Nilooban ka raw ng masasamang loob. Sinagtan ka ba nila? Bentong! Nabalitaan ko ang nangyari. Ginarulungkot ko ang nangyaring panuloob nila sa'yo. Oo nga. Bakit ganun? Wala naman akong inaagrabyadong tao. Bakit ito pa ang napala ko? Bakit sa lahat ng pwede nilang looban eh? Ako! Samantalang mabait naman ako sa lahat. Bakit? Sadyang maitim ang budhi ng mga taong nanloob sa'yo. Ganun pa man. Magpasalamat ka na lamang at hindi ka sinaktan. Oo nga eh. Ito na nga ba yung sinasabi ko eh. Wala ka kasing kasama. Kaya malakas ang loob ng mga masasamang loob na looban ka at pagnakawan. Matanong ko nga, nakilala mo ba sila? Paano ko sila makikilala? Nakatalukbong sila. Ganun ba? Pasensya ka na. Wala ako dito, kaya hindi kita naipagtanggol. Alam mo, Zenny, kailangan mo na talagang may kasama dito. Oo nga baka may kakilala ka. Matutulungan kitang makahanap ng makakasama mo dito sa bahay. Salamat kung ganun.
Oo. Ahayaan ko ba naman bang maulit ang nangyari sa'yo kanina? Dahil gabi-gabi akong naririto para masamahan ka. Maraming salamat ulit. Oh, tara na. Ang importante, buhay ka at walang masamang nangyari sa'yo. At importante sasabihin mo sa akin at pinakain mo pa ako sa mamahaling restaurant. Mag-iisa ka sa sasabihin ko sa'yo para makadilihensya tayo. Makadilihensya? Oo. Oh, anong gagawin ko? Umarti ka lang na mabuti at tiyak. Talagang tiba-tiba tayo dito. Ano? Aarti lang ako. Tiba-tiba na tayo. Ibig mo sabihin, ipapasok mo akong artista? Oo. Kaya makinig kang mabuti sa sasabihin ko para magtagumpay tayo sa plano kong ito. Bentong, ikaw pala, kumusta? May nahanap ka na ba? Nako, muntik ko nang makalimutan. Halika, pumasok ka muna dito at mag-uusap tayo sa loob. Teka, anong gusto mong merienda? Ah, oh, huwag na. Naparito lang ako para sabihin sa'yo na may nahanap na akong pwede mong makasama dito sa bahay mo. Talaga? Sino? Si Melly, kapatid ng kaibigan ko. High school graduate pero hindi na ipagpatuloy ang pag-aaral dahil sa hirap ng buhay nila. Pero desididong mag-aaral kaya nagpapahanap ng trabaho para daw may pang-matrikula siya sa susunod na pasukan. Talaga? Oo. Hirap din kasi sa buhay ang mga magulang niya eh. Kaya nagdesisyong magtrabaho habang nag-aaral. At isa raw sa posibleng mapasukan niya habang nag-aaral. Isa bahay kung papayag daw ang magiging amo niya. Pero teka, mabait ba yung kapatid ng kaibigan mo? Oo naman. Eh, sa tagal ng kaibigan ng anak ko, eh, madalas na siya sa bahay. Kaya masasabi kong kilala ko na ang batang yun. Mabait at mapagkakatiwalaan. Kailan ko kaya siya makakausap? Eh, kahit bukas ng hapon, ay madadala ko na siya dito sa bahay mo. Sigurado ka bang mapagkakatiwalaan yung sinasabi mong kukunin mong kasambahay? Oo. Kapatid daw ng kaibigan ni Bentong. Eh, ang totoo nga yan eh, parang hindi ko gustong ugali ni Bentong eh. Ha? Bakit mo naman nasabi yan? Ewan ko ba, basta parang mabigat ang loob ko sa kanya. Sinasabi mo lang yan dahil nagseselos ka. Paano? Madalas mo kasing madatnan si Bentong dito eh. Arman, kung mabigat ang loob mo kay Bentong, ako hindi. Zeni. Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina
Mayra Abrihal Narnola, Susan Maligdan, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang naalaala nating di malilimutan ay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatanda.